kung ikaw na nanonood ngayon dahil kinlik mo tong video na to dahil gusto mo mag-start ng business at nakaabot ka sa part ng video na to, tips lang sa'yo kung gusto mo nga mag-start. Yun, isa yun sa pinaka nag-boom talaga and isa yun sa pinaka kumita talaga ako ng malaki as in. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung story ko kung paano ako kumita ng ganun nga kalaki. Oo, hindi clickbait yung nasa thumbnail ko. Estimated na money na kinita ko is siguro mga 300,000. Hindi yan clickbait, totoo yan. At ikukwento ko sa inyo at i-share ko sa inyo lahat kung saan nagsimula or paano, bakit, ganun, ano ba yung ginagawa ko, ganun. O tama rin yung nababasa nyo sa title sa taas kung paano ako kumita ng nasa bahay lang at ano yung trabaho ko. And kung bago ka palang pala dito sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe after mo panoorin tong video na to. So if you guys are interested, just keep on watching. Disclaimer lang pala guys, hindi ko gagawin tong video na to kasi para magyabang or what, or para magbrag ng anything. Hindi, gagawin ko tong video na to kasi para mas, para may ma-inspire ako or ma-share ko lang talaga yung story ko sa inyo kasi syempre, di ba? Gusto ko na, yun nga, gusto ko lang na i-share sa inyo yung story ko na yun nga, kumikita ako sa bahay. Wala talaga akong ang tawag dito. Hindi, wala akong intention na magyabang or what. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo. Tsaka kasi may napanood ako na video kagabi na kinuwento niya yung story niya kung paano siya kumikita ng nasa bahay lang. And parang na-inspire ako doon na, ah, okay, sige, gusto ko rin gumawa ng ganito. Total, parang pareho lang naman kami kasi nasa bahay lang naman kami pareho. And yun nga, naisipan ko na gawin to para ma-share ko rin sa inyo yung thoughts or ilang tips na rin para sa mga gusto na mag-online business or mag-business ng nasa bahay lang. Itong mga sasabihin ko sa inyo is mga experience ko lang or sariling karanasan ko lang talaga lahat ng sasabihin ko sa inyo. So kung may masasabi ako na hindi nyo magustuhan or mali sa inyo, ganon. Pero para sa akin kasi tama yun. Kaya lahat ng sasabihin ko sa inyo is mga experience ko and totoo lang. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng nanay ko dito kasi wala yung nanay ko dito nang ginagawa to and wala siyang alam. So kung mapapanood mo to, I'm sure proud ka sa akin kasi yan pa, diba? Ayun, so baka isipin nyo kung sino ba ako or ano bang pinagsasabihin nito, sino ba to, bakit ganyan, bakit siya kumikita ng ganun kalaki, ganun. So papakilala muna ako sa inyo. So ako si Kiana Revecho, 19 years old. Tama, 19 years old pa lang ako. And second year college na po ako. Tourism student and nag-online business. So, sinabi ko lang sa inyo yung background informations ko para may idea naman kayo and bakit ganon, sobrang bata ko pa lang, 19 years old pa lang ako pero grabe na ako kumita ng malaking pera. So yon, almost 8 years ko na palang ginagawa tong online business ko or trabaho ko na nandito lang sa bahay. So, nag-start ako nung grade 7. Wala talaga akong any idea kung bakit, hanggang ngayon, iniisip ko pa din bakit ako nag-start noon. Ano ba yung maisip ko, paano ko siya naisip gawin, saan ako nakakuha ng idea, ganun. As in, wala talaga. Hanggang ngayon, iniisip ko pa din kung saan ko nakuha yung mga idea na bakit ako nag-online business dati. Kasi syempre, di ba, grade 7 pa lang ako noon. Ano bang iisipin mo sa grade 7 na, wow, napipiyok. Ano bang iisipin mo sa grade 7 na makakaisip ng online business na, di ba yung ganun? Naiisip nyo ba yung naiisip ko na parang, ako nga din eh, hanggang ngayon, hindi ko rin maiisip saan ako nakakuha ng inspirasyon na gawin yung online business na yon dati. As in, hanggang ngayon talaga wala akong maiisip, wala akong idea sa mga pinasok ko noon dati. Hanggang sa na-realize ko lang na, ano, na grabe, grade 7 pa lang ako, entrepreneur na talaga ako, or parang, business-minded, ganon, open-minded, yung ganon. Grade 7 nun, wala talaga akong idea sa lahat. As in, gumawa lang ako ng Instagram account nun or Instagram shop. And dun ako nagpo-post ng mga ibebenta ko, binenta ko. So, ang unang-unang product na binenta ko nun is mga hoodies, customized hoodies, shirts, customized mugs, lahat customized as in. Kasi may supplier ako noon and then doon ako sa kanila kumukuha. So lahat noon pinopost ko lang sa Instagram shop ko. Tatry ko na i-insert yung
picture ng Instagram ko. Pero siguro wala na kasi ako mahanap nun kasi nagpalit ako ng cellphone and nandun lahat ng mga memories or mga screenshots ko dati. Pero tatry ko talaga na magpakita ng sa inyo ng picture. 2012, 13, 14, hoodies yung binibenta ko. Customized hoodies. Dun sa customized hoodies na yon may supplier ako. Pero yung time kasi na yon, malaki talaga yung kita ko dun sa hoodies na yon, t-shirts. Kasi sa mga panahon namin dati, kunyari sa hoodies na binibenta ko, tatlo kami nagbebenta ng ganun. Ibig sabihin, tatlo lang kaming magkakompetensya. Ngayon kasi sobrang dami na eh. Kunyari may magbenta lang ng hoodies, siguro mga 50 na kayo, 50 na nagbebenta ng hoodies ngayon, ganun, customized. Kaya sobrang hirap na na magbenta online kasi halos lahat binibenta na online. Hindi katulad sa amin dati na yun nga, pag may nagbebenta ng hoodies, isa lang, dalawa kakompetensya mo, ganun. Kaya malaki yung income ko dati noon. Kasi wala pang kakompetensya, wala pang ano noon, mga Shopee, ganun, Lazada. Hindi pa ka-boom yung Lazada noon or Zalora. Wala pa talaga, wala pang kakompetensya. Bali sa Instagram, lahat nang gagaling talaga yung mga online shops, di ba dati? Tapos yun, hanggang sa parang iniisip ko na, yun nga, kumikita na ako doon sa hoodies pa lang. Malaki na yung kita ko doon kasi nga, hindi ako naglabas ng puhunan doon. Bali kapag may o-order lang sa akin na hoodies, doon lang ako magpapagawa. Doon lang ako o-order sa suppliers ko. So wala talaga akong nilalabas sa pera. Malaki yung kinikita ko doon kasi binibenta ko yung hoodies ng 1,000 or mas malaki pa. Makasing hot. Ayun, malaki yung kinikita ko doon kasi nga hindi ako naglalabas ng puhunan. Bali magpapagawa lang ako kapag may o-order sa akin. Kumikita ako doon ng mga 300, 400 kada isang pair ng hoodie. Kunyari, couple, ganun. So, mga kikita ko doon agad ng 600 pesos. Iipon-ipunin ko. So, iisipin nyo kasi syempre, grade 7 pa lang ako noong 2011. Sobrang, parang wala pa talaga sa utak ng isang bata yung 2000, grade 7 na mag, parang yung ipupursue talaga. Kasi diba syempre, dati sa panahon talaga namin, grade 7, sobrang jejimon pa talaga namin yan. Ako, lalo na ako, yung mga kantahan namin yan, parang, basta sobrang jejimon ko talaga dati. Hindi ko rin in-expect na mag-i-start ako ng online business ko noon. Pwede ba iisipin nyo na ano? Na mahirap ba mag-online noon lalo na bata pa ako? Hindi ako nahirapan noon. Hindi ako nahirapan noon kasi gusto ko yung ginagawa ko noon eh. Gusto kong makipag-interact sa mga iba't ibang tao, ganun, gusto kong makipag-chat-chat sa mga iba't ibang tao lalo na syempre hindi naman lahat ng bibili sa iyo kapitbahay mo lang or kakilala mo. Yung mga ibang bibili o halos lahat ng bibili sa iyo is hindi mo talaga kakilala. Parang nag-enjoy ako doon na ay, ang galing. Parang, wala lang. Ang sarap lang kasi makipag-usap or makipaghalubilo sa ibang tao. Lalo na pag, alam mong nasa-satisfied mo yung gusto nila. Ganun. Kasi syempre, diba? Pag nakuha nila yung items, tas mag-send sila ng feedback sa'yo na nagustuhan nila. Ganyan. Sobrang sarap sa feeling. Kaya siguro nagpatuloy-patuloy ako dito sa online business ko na to. Next na tininda ko naman after ng hoodies, kasi nga hindi ako nakontento sa hoodies nun. Nagbenta naman ako ng mga ribbons. Alam niyo yung ribbons na tali, 'di ba? Nauso din noon dati yung mga ribbons. Mag-i-insert na lang din ako ng pictures diyan. Tapos yung ribbons na tinitinda ko noon, ako talaga gumagawa. Lahat ako gumagawa, buhibili ng tela, buhibili lahat, glue gun, ganun. Paggawa lahat ako talaga. Magpapatulong lang ako sa kapatid ko minsan, ganun. Tapos ibebenta ko siya sa school namin, ganun. Magchat ako sa mga kaklase ko, sa mga GC. Tapos sasabihin ko sa iba na, "Uy, sabihin mo naman sa mga kaibigan mo na bumili ng mga ribbons ganyan." Pero sobrang hirap noon. Yun na yung time na parang nahihirapan na ako. Kasi syempre, di ba, sa ribbons, kailangan mo ng puhunan. Kasi kailangan mo may maipakita na ribbons na parang gawa na, ganun, ibibigay mo na lang. Tapos yung ribbons na yun, binibenta ko lang 10 pesos, 15 pesos, ganun. Kinikita ko lang doon, mga 3 pesos, ganun, 5 pesos, ganun lang. So, in-stop ko yun, yung pagre-ribbons na yun. Kasi ang hirap, ganun. Pero gusto ko din, ang ganda kasi na kapag ikaw yung gumagawa mismo, tapos ikaw din magbibenta, ganun, tapos nasa-satisfied mo talaga yung order or yung mga expectations ng customers mo. Pero yun nga, nakakapagod kasi ikaw lahat gagawa nun yung sa ribbons, ganun. Siyempre, habang tumatagal ako doon sa pagtitinda ko sa Instagram, may natututunan ako. So, natutunan ko yung sponsorships sa mga madadami ng followers sa Instagram, lalo na yung mga napadalhan ko noon. Marami ako napadala noon, naalala ko eh. Sponsorships means yung magpapadala ka ng products mo sa mga matataas na followers para i-promote nila yung account mo, i-promote nila yung online shops mo. So yun yung ginawa kong
paraan para makilala yung online shop ko noon, para ma-promote. Ganun, marami ako napadala noon eh. Naalala ko talaga. Ribbons, sila Andrea Brillantes, si Rogen De Los Reyes, si Ashley Ortega, Crystal Reyes ata, oo, napadalan ko. Sino pa ba? Basta mag-insert na lang ako ng mga pictures ng mga napadalan ko ng sponsorships ko. Hindi ko na maalala kasi sobrang tagal. And itatry ko talaga na maghanap ng screenshot para may maipakita ako sa inyo. Siyempre doon sa sponsorships na yun, kailangan mo ng puhunan. And bumalik ako noon sa hoodies. Parang nagbebenta rin ako ng hoodies. At the same time, nagbebenta na rin ako ng ribbons. So yung mga kinikita ko doon sa hoodies, kasi nga malaki yung kita ko doon sa hoodies, 300, 500, gano'n yung kinikita ko. Yun yung ginamit ko na pang-sponsor sa kanila para makapagpadala ng product. Siyempre, akin lahat yun, shoulder ko lahat yun. Yung mga items na ipapadala ko, pera ko yun. Yung sa shipping, gano'n lahat. Akin, hindi mo pa sure kung ipapost nila. Kasi yung ibang napadalan ko ng mga items ko, hindi talaga, hindi yung iba, hindi nila pinost, gano'n. Hindi ulit ako nakontento sa ribbons, tsaka sa hoodies na binenta ko. So, after nun, may nag-trending kasi nun, naaalala nyo ba yung Lumbans? Di ba nag-trending yung Lumbans na yun? Siyempre, nakikisabay lang tayo sa uso, ganun, nakisabay ako sa uso nun. So, nagbenta rin ako ng Lumbans. Yun, isa yun sa pinaka nag-boom talaga, and isa yun sa pinaka kumita talaga ako ng malaki, as in. Pero, siyempre, di ba, kapag nagbebenta ka, hindi talaga mawawala dyan yung kailangan mo talaga mag-sakripisyo ng time, pagod, yan, sobrang pagod talaga. Pero grabe, grabe din yung balik ng blessings kasi sobrang dami talagang nag-order, sobrang daming bumili, sobrang daming nag-like, sobrang daming nag-chat, sobrang daming... As in, ito talaga yung pinaka-unang-unang nag-boom na nabenta ko, na binenta ko. Kasi umabot ako ng almost 100,000 likes sa Facebook. Sa Facebook ako nag-post ng Lumbans noon. Hindi ko din alam bakit sa Facebook ako nag-post. Hindi ako sa Instagram nag-post. Nagulat ako kasi bakit biglang nag-boom talaga, as in 100,000 likes. As in, alos araw-araw may nagme-message sa akin. Siguro mga 100 messages. Ganon, after ng school ko, pag uwi ko, excited na excited ako umuwi noon. Kasi alam kong sobrang dami na namang chat. Alam kong sobrang dami na namang magtatanong. Ganon, ang dami na namang mag-o-order. Ganon, sobrang nag-enjoy talaga ako noon that time sa Lumbans na binenta ko, as in sobra dami talaga, grabe yung blessing na nakuha ko noon, kaya thank you Lord. So, habang binibenta ko yung Lumbans na yon, hindi yung iba kasing customers hindi pumapayag ng remittance, hindi pumapayag ng LBC Palawan yung pagsisendela ng pera. Bale, ako noon wala pa akong kaalam-alam noon sa mga online, ay sa mga banking, sa mga ATM, ganun, wala talaga akong idea. So, sabi ni Mama, kailangan daw magpagawa na daw ako ng account or ATM account. So, nagpagawa ko nun ng BPI account kasi nga, syempre, so, sobrang dami na talaga nagre-request ng BPI na transaction or mode of payment. Yung babae na nagtanong sa akin nun, dun sa BPI, tapos tinanong niya ako, tapos sabi ko, ano, sa online business ko po kasi. Tapos sabi niya, ala, anong grade mo na ganyan? Tapos sabi ko, grade 9 pa lang po. Tapos yun, sabi niya, parang nagulat siya, na-shock talaga siya na, Tapos sabi pa niya, hala, grade 9 pa lang, nice, good luck, ganyan, pagpatuloy mo lang, gano'n. So parang ako, ang sarap lang sa feeling na may mga nakaka-appreciate. Kasi syempre, di ba, sobrang bata ko pa talaga noon, wala pa talagang, dapat ako, naglalaro ako ng Tetris noon, ng Candy Crush, ng mga Farmville, di ba, yung mga gano'n. Pero wala talaga sa utak ko noon, maglalaro lang ako noon, sobrang saglit lang. Sobrang na-focus ko yung sarili ko sa pagtitinda online. Parang nag-enjoy talaga ako na makipag-usap or makipag-interact sa iba nun. Kasi syempre, di ba, kumikita rin ako ng pera nun. Yung mga luho ko, yung mga panggala ko, ganun, sa akin nagaling yun. Manghihingi lang ako kila Mama nun kapag may biglaang bayad, ganun, pag may biglaang kailangan ng pera, pero wala pa akong kita, ganun. Pero most of the time talaga, pera ko talaga yung ginagamit ko panggala. Hanggang ngayon yung mga pinanggagala ko talaga, sa akin galing, pera ko talaga. Diba doon sa pag-boom ng Lumbans ko, yun sa pag-boom ng talaga ng Lumbans, as in, sobrang blessed talaga ako noon, grabe. Hindi ko talaga ina-expect na aabot ako ng 100,000 likes sa FB noon. Tapos after noon, syempre, diba, tuloy-tuloy lang, ganyan, benta-benta, after ng school, punta Divisoria, pupunta si Mama ng Divisoria para bumili ng Lumbans, tapos may bit-bit-bit siya, sobrang dami, ganun, tapos ipapadala ko kagad sa LBC, tapos, yun, tapos kikita ko, tapos nag-ipon ako noon sa BPI ko kasi halos lahat na ng payments na matatanggap ko is pinapadala ko na sa BPI. Hindi na rin ako tumatanggap ng LBC noon kasi ang hirap, ganun, punta ng LBC, ganun, minsan offline, minsan walang pera, ganun yung Palawan dito sa amin, kaya ang hirap kunin.
So ako, lahat na tinatanggap ko sa BPI. Tapos hindi ko na malaya na malaki na pala yung naiipon ko doon. Tapos nakakapag-ipon na ako. So ito yung pinaka-unang-unang achievements na alam kong ano ba? Na sobrang proud ako sa sarili ko kasi sariling pera ko to, ganun, sariling pundar ko to. So nakabili ako noon ng iPhone 5. Syempre noon dati, that time, uso pa noon yung iPhone 5, iPhone 5S, ganun, kasi wala pa yung iPhone 6 noon. So ako sobrang proud talaga ako sa sarili ko noon, as in, kasi syempre pera ko yun, pinaghirapan ko yun, pinagpuyatan ko yun, pinagsikapan ko talaga yun. Tapos yun, nabili ko yung iPhone 5 na yun ng 18,000. So akalain nyo yun, isipin nyo yun na grade 9, 12 years old, 13 years old pala kata ko noon, 15 years old, mga 13 years old pala kata ko noon, mga 14, ganun, 15, hindi ko na talaga alam na makakabili ng sariling pera ng iPhone, di ba? Syempre, di ba, iPhone, alam naman natin na mahal yon and sobrang pricey talaga noon, pero yon sobrang proud lang ako. Yun nga, dinidisclaimer ko lang ulit na hindi ako nagyayabang, gusto ko lang i-share sa inyo, kasi syempre, di ba, wala, sobrang proud lang ako na nakaya ko, na parang, alam niyo yun, yung self-support na nakabili ako ng mga bagay na, yun, sariling pera ko. Pag pera mo galing, ang sarap gamitin, tapos sobrang ingat na ingat ka. Kaya nga nung nasira yung iPhone 5 ko na yun, inisip ko, bakit parang sobrang, ang laking bagay na may nawala sa akin, ang laking bagay na parang nanghihinayang ako. Tapos naisip ko, tapos naalala ko, ay oo nga pala, pera ko nga pala yun. Ay oo nga pala, pinagsikapan ko pala yung pinambili ko ng pera doon. Tapos yun, kasi nasira yun. Tapos nung yun nga, na-realize ko na, ay pera ko nga pala yun, ganun. Tapos parang yun, so, diba, syempre kapag may bagay ka na pera mo talaga, tapos nawala, tapos nasira, sobrang laking impact. Parang ganun din sa akin, nung nasira yun talaga yung cellphone ko na yun, as in, sobra talaga yun na, bakit ako nalulungkot, bakit ako parang ang laki talaga nang nawala ko, kasi tapos yun na-realize ko na ay oo nga pala, pera ko nga pala yun. Tapos eto na, after ng lumbans na yun, syempre diba nalaos yung lumbans, kailangan dun tayo ulit sa trend. Ako wala na akong maisip na alam kong trending nun na i-post, kasi parang wala, nagkakaroon na rin ata ng Lazada nun, ng Shopee, ganun, kaya parang ang dami na namin kakompetensya. Parang diba dati yung sales ko sobrang taas, sobrang laki talaga. Everyday nakakatanggap ako ng mga 100 messages, ganyan, 100 DMs, 100 sa Viber na chat. Kasi sa Viber, uso talaga nun sa mga online sellers sa amin. Lalo na sa amin na online sellers, hindi kami tumatanggap ng DM sa Instagram, di ba alam nyo yun? Hindi. Tumatanggap lang kami ng chat sa Viber. Doon lang talaga kami nakikipag-communicate. Hindi ko rin alam bakit sa Viber nila naisip. Pero hindi ko rin alam bakit nakisabay ako, pwede naman sa DM. Kasi syempre, di ba, kung san alam mo na, dun mas maraming gumagamit, dun din ako gumamit. So, Viber nun, araw-araw, 100 chats, ganyan. 100 na nagtatanong, ganun. Tapos kunyari, sa 10 or sa 20 na nagpa-reserve, nagpa-order, ganun. Isa lang yung hindi o-order sa kanila nun, that time. Yung sa mga panahon namin. Kaya parang, ang laki talaga ng kita, ang laki talaga ng tubo, ganun. Sobrang daming bumibili. Diba sa Instagram kasi nun, bibihira pa nun yung mga joy reservers, ganun, bogus buyer. Ngayon kasi hindi mo na alam eh, diba, yung mga iba kapag sa 20 na o-order, sa 20 na magpapareserve, halos lahat yun bogus buyer, diba, ganun ngayon. Pero nung sa panahon kasi namin, sa panahon kasi talaga namin dati, wala talaga nun, as in, iisa lang or minsan wala. Halos lahat talaga bibili, halos lahat 100% sure na bibili. Kaya sobrang nakaka-miss yung mga ganong panahon. Yung parang walang nanloloko, ganun. Hindi uso yung mga scammer, ganun. Wala kang nagtatanong sa amin nung dati na legit ka ba, ganun. Ang tawag dito, legit seller ka ba, ganun. Asan yung mga proof of payments mo? Wala nun dati. Hindi talaga sila naghahanap ng ganun dati. Pero ngayon kasi syempre kailangan mo na kailangan maniwala ka, ganun, kasi sa sobrang dami na scammer ngayon or mga nanloloko sa online, 'di ba? Hindi mo na alam kung sinong pagkakatiwalaan mo, ganun. Pero nung panahon namin talaga 100% yung binibigay na tiwala sa aming mga online sellers noon, kaya sobrang thankful ako kasi nakasama ko sa mga isa doon, kasi alam kong isa ako doon sa mga online sellers na nag-start na mag-online business sa Instagram talaga. Kasi hindi ko rin alam bakit sa Instagram ako nag-start nun. Pwede naman sa Facebook. Diba? Pwede naman sa Facebook nun. Pero hindi ako nag-start sa Facebook. Sa Instagram talaga ako unang nag-start. Ayun na, dumadating na yung mga
ang dami na nagbebenta online, halos lahat nagbebenta na online. 2017, 2016, ayan na, ang dami na talaga nagbebenta online, ang dami na naming kalaban, ang dami na naming kakumpetensya, ang dami na naming kaparehong nagbebenta, ganun. Siyempre, kailangan mo talaga mag-isip ng, alam mong ikaw lang yung nagbebenta. Alam mo, sa'yo lang nila mahahanap yung product na yun. So, ako nag-isip ako nun. And ito pa pala, ito talaga yung pinaka nag-boom sa lahat. After ng lumbans ko, parang nalugi. Hindi siya nalugi kasi nawala sa uso eh, nawala sa trend. Siyempre, yun nga, parang naglaylo yung lumbans, parang wala nang bumibili. So, ako nag-isip ako nun. And siyempre, habang patagal ng patagal ka sa industriya ng online business, online sellers, may mga matututunan ka. Yung sa mga online sellers ko noon, naalala ko, may group chat pa kami noon sa Viber. Nandun lahat. Yung mga sellers na nakikita nyo sa Instagram na may mga 100k followers, na mga 80k followers, nandun lahat sa GC namin yun. Nakakausap namin, ganun, nakaka-interact namin, ganun. Lahat, andun din ako. Kasi nung dati, syempre, nag-start ako nang wala akong followers. Tapos nagpa-sponsor, ganyan, hanggang sa dumagdag ng mga followers, umabot ako ng 30k, 50k, 70k, hanggang sa naging 80k followers yung Instagram account ko noon. Sobrang dami. Sobrang laki na ng followers, syempre, diba? Kahit nga 10k followers lang sa Instagram, sobrang sarap na sa feeling nun kasi sobrang dami. 80k followers pa kaya, diba? Kasi nung sobrang dati noon, sobrang dali magpa-gain ng followers sa Instagram kasi nga wala kang kompetensya, wala kang kahati sa followers na kailangan sa akin ka, ganun, kailangan ito lang yung kailangan sa akin kayo mag-follow. Ngayon kasi sobrang dami na talaga. May tawag dito, magsi-search ka lang ng hoodies ganyan sa Instagram, ang dami nang lalabas ng online shops. Dati kasi pag may nag-search ka ng hoodies, isa, dalawa lang, ganun. Ganun lang talaga dati. Sobrang limited lang yung nagbebenta ng sobrang limited lang and sobrang onti lang namin na nagbebenta sa IG noon. Ito na talaga yung pinaka tumagal ako. Tumagal yung online world ko, online business or online na trabaho, online na work. Ito talaga yung pinaka nagtagal. Ito talaga yung kumita talaga ako nung malaki. As in, weekly, per week, weekly talaga na nakakakuha ko ng pera. As in, ito talaga yung parang tumulong sa akin or yun, nag-sustento, gano'n. Kasi syempre, diba, yun nga. Ito yung pinaka-income ko talaga ng nagtagal. And ito yung tinatawag namin na SFS or paid ads or paid SFS, paid advertisements. Syempre, diba dati, syempre kami ng mga unang sellers sa Instagram, ang dami na naming followers, diba? 80k na nga yung followers ko nun. Tapos ang dami ng, ayun na, ang dami na nagsisilabasa ng mga Instagram shops, Instagram sellers, sobrang dami na. Tapos kami nun, may, di ba, yung sabi ko nga sa inyo, may GC kami or meron kaming group, which is yung Viber nga, na nandun lahat ng mga online sellers na nagkakaisa, tapos advertise ng shop nila, advertise ng shop namin, parang exchange lang, para mabigyan din sila ng followers, mabigyan din kami ng followers. Let me know guys kung gusto nyo ng parang step by step kung paano yung sponsorship sa mga vloggers, ganun, yung mga ganun, diba sikat, diba, ano, uso na ngayon yung mga nagpapadala sa mga vloggers. Dati kasi hindi eh, wala talagang parang onti lang yung mga nagpapadala sa vloggers nun, kasi hindi naman ganun kasikat yung vlogging community dati. Ang sikat nun dati, vlog, tapos dun nagpapadala lahat, dun talaga kami nagpapadala halos lahat para ma-promote yung shop namin, yung Instagram namin. Tapos yun na, hanggang sa lumipat yung group namin, halos lahat ng mga 100k followers sa Instagram, lumipat kami sa isang app. So, nandun kami sa isang app na yun, lahat ng mga online sellers. Ito na yung tinatawag namin na paid ads or paid SFS or paid advertisement na kumita talaga ako ng malaki. As in, weekly, ganun. So, let me know na lang sa comment section box kung gusto nyo ng mas step by step or mas procedure talaga kung ano yung ginagawa namin doon. Syempre kaming mga online business noon dati, nakahakot na kami ng maraming followers noon. Meron na akong 80k followers noon sa Instagram and yung iba namin mas mataas pa nga sa amin, yung mga 100, 200k followers ganun. Ganun, sobrang taas kasi nila. Sa GC namin, marami na ring online shops na nag-i-start pa lang, na nagsisimula pa lang, na wala pang followers ganun. Sa amin sila nagpapa-advertise, sa amin sila nagpapa-paid ads, sa amin sila nagpapa-paid SFS. Paid ads means, pay,
paid ads, babayaran ka nila kada advertise mo ng shop nila. Nung time ko na yon, babayaran ka nila kada isang post ng ads, kada isang post ng shop nila. Bale, isang post lang, kailangan ka nila bayaran. Ang hirap magpaliwanag! Yun, yung paid ads na yun, kukontakin ka ng maliit pa lang na online seller, tapos babayaran ka nila weekly, depende sa kanila kung gaano katagal yung kukunin nila sa'yo na advertisement. Sa akin kasi nun, ang minimum, ang kailangan na kunin is weekly. Weekly talaga para matagalan, ganun. Hindi kasi ako kumukuha ng per day nun. Weekly. So, ang weekly rate ko nun sa paid ads is, sabihin na natin, is 1K. Kada araw, ipopost ko yung shop na yon, yung isang shop na yon. Ibig sabihin, sa week na yon may 1K ako agad. If hindi naman isa lang yung pwede kong mapost sa isang araw, di ba? Madami. So, ang kinukuha ko nun, siguro mga 7 na online shops na nagpapa-advertise sa akin. So, sa week na yon 7 yung ia-ads ko. Magkano yun? Diba sa isang online shop is 1K. Eh, 7 sila. So, ang nakukuha ko kada week is 7K. Eh, yung iba kumukuha talaga sila ng monthly, ganun. Minsan nga yearly eh. Minsan 2 months, 3 months, ganun. Kaya sobrang, as in, sobrang talaga akong thankful kasi nakilala ko yung group namin na yun na nagpa-paid ads, paid SFS. Hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa yun eh. May 5 weeks sa isang buwan. Sa isang week, 7K nakukuha ko. 7, 14, 21, 28, 32K. 32K yun nakukuha ko sa 7 shops na nagpapa-advertise sa akin. Syempre, hindi naman isang buwan lang ako doon. Doon nga ako tumagal. Doon ako tumagal as in 3 years ata ako nagpe-paid ads. 3 years ako nag-a-advertise, nag-SFS. SFS means shout out for shout out. Ito, maganda yung serve mo, maganda yung pag-a-advertise mo, kukuha sila ulit. Magkano yun? 1K na naman, ganun. Tapos meron pang isang tinatawag na paid SFS. Yun nga, paid SFS means shout out for shout out. Yung sa paid SFS na yon, 10 times a day sila pinopost. Eh yung sa one day nga na isang beses pinopost, 1K ang bayad. Paano pa kaysa 10 post yung 10 post na advertise kung magkano yung binabayad? Kasi hindi na ako nagbebenta nun. Hindi na ako nag-online selling nun, ganun. Ginamit ko na lang yung Instagram account ko dun, ganun. Kasi syempre, 80K na yung followers ko dun. So, magagamit ko talaga siya na magpa-advertise or i-advertise yung mga mabababang shops. Like, yung mga wala pang followers, ganun. Sa amin talaga sila lumalapit para magpa-advertise, ganun. After ng school ko, paid ads agad ako, post agad ako ng mga advertisement na kailangan i-post, ganun. Kasi may mga time lang yun eh. Kailangan mong i-post 8 PM in the evening. Kailangan post na sila lahat. Kailangan, ganun, post. Tapos, pagising mo sa umaga, kailangan i-delete mo yun. Eh, yung pasok ko nun, 7 o'clock. Eh, ang kailangan i-delete, 8 AM. So, ako, minsan, napapa-free post ko na sila, napapa-free advertisements ko na sila. Kasi ang uwi ko pa nun, gabi pa, hapon pa, gabi na ako makaka-uwi. Tapos yun, kaya minsan yung iba tuwa-tuwa sa mga paid ads ko. Kasi, syempre, gabi ko na sila ulit na-delete. Bale, 24 hours na sila nakapost sa IG account ko noon na dapat 12 hours lang. Kaya yun yung nagustuhan ng isa sa mga yun yung nagustuhan ng mga nagbabalik-balik sa akin na sellers dahil dun sa hindi ko na-delete yung ads nila, mas matagal yung advertise sa shops ko sa account ko, kaya mas nakakadagdag sila ng followers. And yun naman talaga yung parang isa kong technique na parang sa akin sila babalik, sa akin sila kukuha ulit. Kasi syempre, di ba, kapag maganda yung service mo, kapag may ad ka na service, sa'yo sila kukuha ulit. Parang yun na lang din yung naging technique ko na, sige, ganun na lang din talaga gawin ko para sa akin lang sila kumuha. Ganun, para sa ako lang ating gumagawa nun yung 24 hours nun na i-delete. Kasi syempre, di ba, sa iba bayad yun, kailangan bayad yun. Eh sa akin, hindi na ako nagpapabayad ng ad ng 12 hours kasi syempre, nasa school ako nun. Parang free ko na lang din sa kanila yun kasi syempre sobrang laking tulong ng akalain yun 1K per week or 32K monthly nakukuha ko sa SFS ng dahil sa kanila. Syempre, di ba, yun na yung parang free na ads ko sa kanila para naman kahit papano may masukli pa ako, ganun. Tapos sobrang sarap sa feeling nun kasi hindi naman ako ganun katagal na 3 years sa online work ko na gano'n na paid ads kung hindi ko talaga na-enjoy. Kasi syempre, di ba, sino ba namang hindi gugustuhin doon na 32K monthly kinikita mo, hindi mo pa ba gugustuhin? Hindi mo pa ba tatagal yung trabaho mo doon? Syempre, tatagal. Ako nga, tumagal eh. Nagugulat na lang si mama sa akin na
uy ma, samahan mo ako. Uy pa, samahan mo ako. May kukunin akong pera dyan. Tapos sasabihin ni mama, magkano na naman yung kukunin mo? Tapos weekly, kumukuha ako ng 10K, ganun, 20K. Nagugulat na talaga si mama. As in, nagugulat na talaga si mama. Tapos yun. Tapos nung hanggang sa nakakaipon na ako, nakakaluwag-luwag na, di ba? May nag DM sa akin noon ng physical store na malapit sa San Jose. Kung familiar kayo sa San Jose noon at kung kaklase ko kayo nung grade 11, alam nyo na nagkaroon ako ng physical store sa San Jose. Hindi nag-grow yun, hindi nag-boom yun, pero dun ako parang nag-invest ako ng pera doon, as in, ang laki ng in-invest ko doon. Kasi syempre, di ba, physical store, kailangan mo nang may ipapakita na items doon. Syempre, di ba, walk-in yun eh. Kailangan may mahawakan sila, ganun, hindi naman pwedeng pictures lang. Ano yun? Saan nila, ano yun? Paano nila may imagine yung itsura, di ba? Ang sunod ko na tinindan noon, kasi nahilig naman ako sa sapatos. Nahilig talaga ako sa sapatos noon, as in, kaya nagbenta ako ng sapatos. Hindi lang sapatos, customized shoes. Meron akong painter noon, meron akong supplier. Meron ako lahat, meron ako noon. Tapos dun, yun yung nilagay ko sa physical store ko noon. Kasi syempre nakaluwag-luwag. Mga ang dami ko nilagay doon, ang dami ko nilagay na sapatos pero wala akong nabenta. As in wala talaga, hindi talaga siya nag-boom dun sa store na yon kasi tago. Ganun. Pero tinaray ko lang naman and yun, super supportive nila mama noon sa akin kasi syempre, 'di ba? At the very young age, ganun nakakagawa na ako noon, parang na nararanasan ko na ganun, parang nagawa ko ganun, yung mga alam mo yun na alam ko nang at least may experience na ako, at least alam ko na yung mga ganun, di ba? Alam mo yun, yung mga parang na dapat naglalaro lang ako noon pero nasa online business ako, nasa online world ako after ng school ko, na dapat nakikipaglaro ako ng 10-20 dyan pero hindi ako nakikipaglaro kasi nakatutok ako sa iPad ko noon, ganun. In sobra. Ayun, yung mga sapatos na hindi nabenta, nandyan pa nga eh, nandun pa sa lagayan namin dyan. And yung iba pinamigay na kasi sobra hindi talaga nagamit. And may, yung iba may plastic pa, ganun, hindi talaga nabenta. Tapos yun, nagpuhunan ako dun ng mga magkano. Kasi syempre kailangan ng puhunan dun, bibili ka ng sapatos, magpapaint ka. Tapos yung mga iba pa, yung mga tags, yung mga plastic. Kasi syempre, di ba, kailangan mo nang i-plastic yun kapag i-display. Kasi maaalikabukan. Siyempre, madudumihan kasi kaya kailangan i-plastic. Ganun. Ayun na, siyempre, di ba, malaki nga yung kinikita ko dun sa paid ads ko. Nakakaipon talaga ako, ganun. Tapos, ang sunod ko naman na binenta nun after ng customized shoes, nag-customize shorts naman ako. Customize shorts, mga ombre, ganun. Grabe, sobrang dami ko talagang binenta. Halos lahat na ata nabenta ko. Oo, pati mga damit, mga dress, ganun, nabenta ko yan. Ang dami ko talaga nabenta. Grabe. Pero sobrang happy naman ako. And ayun nga, after ng customized shorts, naalala ko pa nun, grade 11 nila tayo. Nagbenta ko nung sa school mga chocolates ganun kasi nagagawa ng chocolates yung kapitbahay namin. Yung nakagan may stick siya tapos may heart, minsan flower, minsan iba pa design. Bebenta ko 'yon sa school. Pero piso lang yung kinikita ko doon. Piso lang kada isang stick na ganun. Pero yun na, nag-enjoy lang ako kasi every time na may dala akong chocolates, ano, ang dami talagang bibili. Tapos kapag dadaan ako doon sa mga grade 7 kasi grade 11 na ako noon eh. Grade 11 ako nagbebenta noon. Tapos pagdadaan kami sa mga niroom by room talaga namin. Ang naalala ko pa, kasama ko noon si Jonah. Oo, si Jonah ata naalala ko, kasama ko magbenta. Si Jonah, kasi nagpapasama talaga ako. Kasi syempre, hindi ko naman kaya nang ako lang mag-isa na makamukha akong tanga doon magbenta. Ano yung sabihin nila? Ano yung ginagawa nito? Magbenta, ganyan-ganyan. Tapos noon, yun na, kada room yun, at ano talaga, pagguguluhan, ano talaga, as in, pinagkakaguluhan kami noon, as in, kapag magbebenta, ganyan, as in, isang room pa lang noon, ubus na yung chocolates ko, ganun, sobrang asaya lang, kasi, basta wala lang, nag-enjoy lang ako magbenta noon, tapos hanggang sa tinamad na ako magbenta nga, kada room talaga nagbebenta kami noon, ng chocolates na yun, tatry ko talaga na mag-insert ng picture para mapakita sa inyo na, yun na, nagbebenta kami. Yung paid SFS ko, umabot yun hanggang last month, nagpa-paid SFS ako. Natigil lang ngayon kasi sobrang busy.
sobrang busy, 'di ba? College life, ganun, sobrang ang dami nang inaasikaso, so ganun. Hindi ko na natututukan, ganun, na-stop lang. Pero 'yun, sobrang yung 300,000 na kinita ko doon sa pag-online business ko, estimated lang 'yun. Hindi ko talaga alam kung magkano na yung exact amount na kinita ko. Hindi ko nga alam kung baka hindi lang 300,000 kasi sobrang feeling ko sobrang laki pa. So, sinasabi nga sa akin ni Mama lagi na kung inipon mo yan, kung ganyan. Kasi ako, sobrang, alam mo yun, yung parang one day millionaire, one day, ano lang talaga, gastador talaga ako as in. Sobrang blessed lang ako kasi isa ako sa mga, syempre, di ba, syempre nung nag-i-start pa lang ako nun, konti pa lang talaga kami nun, as in, sobrang onti pa lang namin. Mabibilang mo lang talaga kung ilan kami nagbebenta dun, kung ilan kami nakikipag sa palaran dun sa Instagram selling world, sobrang bilang lang. Ngayon kasi sobrang dami na kaya parang ang hirap na rin magbenta online. Kasi lahat na nagbebenta online, kahit sino naman pwede magbenta online. Pagandahan lang ng advertisement talaga. Kasi nung panahon namin, i-advertise mo lang ng isang araw yan, mga 20 na agad yung o-order sa kanila, ganun. Ganun talaga kalaki, ganun kaboom. Ganun kaboom yung Instagram world dati, hindi na katulad ngayon. Sobrang toxic na ganun, sobrang ibang-iba na. Kaya ako sobrang thankful talaga ako kasi yun na, napasama ako dun sa isa. At isa ako dun sa mga, alam kong nag-start sa Instagram, nakasama sila ganun. Kaya shoutout sa inyo kung may nanonood man ng mga ka-online shops ko dyan na naaalala pa ako. Ang sarap lang sa feeling na may isi-share ka na ganito, na alam mong ikaka-proud ng, kunyari, kay, hindi ko nga alam kung may alam. Yung iba kasi wala talagang may alam nito, alam ko eh. Yung mga kaibigan ko, bilang lang talaga sobra. Feeling ko nga, wala eh. Feeling ko si Revy lang talaga may alam ng ganito, na may online business ako, ganyan. Hindi ko alam. Let me know nga sa comment section box. Comment section, tapos may box pa. Hindi ko alam. Masaya, let me know na lang sa comment section kung alam mo, kung kaibigan kita at alam mo nagbebenta ako online, at kung alam mo may SFS world ako. Kasi feeling ko sila Mama lang may alam ng ganito kong trabaho, as in wala akong pinagsabi na iba. Kasi ewan ko, tinago ko lang. Parang ayoko lang sabihin sa iba na may SFS world ako, na ganyan na kumikita ako ng pera. Ngayon ko nga lang ito nakwento sa inyo pa. Sobrang na-inspired lang kasi talaga ako sa napanood ko na video kagabi, na shinare niya yung thoughts niya kung saan siya nag-start, ganon. Nalugi pero tumayo ulit, ganon. Ganon yung buhay ko noon eh, kasi, di ba, syempre yung nakatod sa Lumbans, hindi naman trending siya forever, di ba? Nag-trend lang siya once in a while lang, months lang ata nag-trend yung Lumbans, tapos nalugi na, tapos nalaos na. Kaya naghanap ulit ako ng iba. Ganon, by trend lang naman talaga, sinusundan ko lang yung trending noon, kaya siguro marami din akong kinita noon. Yung tapos naalala ko pa, sumali pa pala ako sa Front Row, nag-networking din ako noon dahil sa katas ng paid ads ko, yung ginastos ko nun. Syempre, hindi ka naman makakapasok sa Front Row ng wala kang pocket money, wala kang pera. Kailangan mo ng investment. Kailangan mo ng pera doon para makasali ka as a member. Tapos yun, ginamit ko yun. Tapos nag-Front Row din ako. Ganun, after ng school ko, after ng time ko doon sa school, after ma-dismiss, diretso agad ako sa office, sa Lagron noon dati. Kasi iba na ata yung office ngayon ng Front Row. Sa Regalado na ata. Hindi ko sure kasi hindi ko talaga sure. Wala na akong update nun kasi na-stop ako nun. Kasi sobrang, ang hassle talaga men. Ang hassle talaga. Pero noona, nag-e-enjoy ako makipag-interact nun. Kasi ako yung magdi-discuss sa mga invites ko. Ako magdi-discuss lahat. Ganon, makikipag-usap sa kanila. Umpisa pa lang hanggang sa matapos. Ako lahat. Tapos nun, minsan may time pa nun na may reporting ako. Pero kailangan ko munang pumunta sa office, sa Front Row ng office. Grabe, sobrang gahol ko na noon, tapos magre-report pa ako. Ganun ko kinaya yung Front Row life ko noon. Kasi hindi papayag yung mentor mo, hindi papayag yung upline mo nang hindi ka pumupunta sa office ng isang araw. Or kahit konti, kahit saglit na oras, hindi talaga sila papayag. Kasi gusto nila, kapag umaangat sila, umaangat ka rin. Parang nagpa-Front Row na ako dito ah. Pero yun, let me know guys kung may gusto pa kayo na malaman. Kasi sobrang dami ko pang ikakwento sa inyo kung paano ko pa... Kung paano pa ganun. Tapos yun nga, yung Front Row na yun, sobrang ano, napagod ako, ganun. Kasi syempre after ng school ko, pagod ako, may mga assignments pa ako. Pero kailangan ko pang mag-invite, kailangan ko pang makipag-halubilo sa kanila, ganun. Kahit pagod ka na, kailangan masaya ka pa din. Minsan umabot pa nga kami ng 1 a.m., minsan 2 a.m. pa nga ata, yun yung huling-huling
punta ko ng meeting, yung pinaka GA, Grand, ano ba yung GO ata yung Grand, ano yung Grand Assembly, GA ata yung Grand Assembly nila, yung pinaka lahat ng team mo pupunta doon. Yung team ko noon, yung team namin noon sobrang laki, sobrang dami, ang dami ng milyonaryo, sobrang yun, kung nanonood ka apps doon is yun, sobrang thankful ako kasi syempre diba nakasali ako sa front row noon, and sobrang ganda ng ano noon ng upline, sobrang hands-on na upline yun, sobrang talaga. And then kung may gusto pa kayo malaman about sa front row life doon sa mga ganon, let me know sa comment section. And ayun guys, sana ano, sana yun, sana na paliwanag ko ng maayos sa inyo lahat yung story ko kung paano ako kumikita dito sa bahay. Sobrang laking opportunity nito kasi hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. Thank you Lord kasi nabigyan ako ng ganun kalawak na utak. Siyempre, hindi naman lahat ano nabibigyan ng ganito ka ano, 'di ba? Yung ganitong pag-online, 'di ba? Hindi naman lahat alam nila na may ganito. Hindi nyo alam na may ganun, 'di ba? Yung paid ads na kikita ka kada advertise mo lang ng isang shop, ganun, magpo-post ka lang, kikita ka na agad ng 32,000. Mas minsan nga mas mataas pa talaga eh, kasi yung balik-balik ng client mo, as in grabe, sobrang lalo na yung mga solid na ano ko diyan na paid ads ko, yung mga kumukuha sa akin. Minsan nagtagal talaga sila ng yearly talaga, yearly na yung kinukuha nila. Ganun, minsan pinapadalan pa ako ng products kasi sobrang helpful daw ng ads ko, sobrang helpful daw ng posting ko, ganun, kasi lumaki din sila, lumaki din yung shops nila dahil sa akin, ganun. Sobrang ang sarap sa feeling na nakakatulong ka, pero kumikita ka din, 'di ba? Nakakatulong ka na sa iba, kumikita na yung ka-online selling mo, ka-online seller mo, kumikita ka din. Pareho kayong kumikita. Ang sarap sa feeling ng ganun, 'di ba? Yung may natutulungan ka pero natutulungan mo rin yung sarili mo. Ayun guys, hindi mahirap ang isang bagay, lalo na pag gusto mo yung ginagawa mo. Lalo na pag nag-e-enjoy ka, lalo na pag nagugustuhan mo. Ganun kasi syempre, di ba, mahihirapan ka lang naman sa isang bagay kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Sa akin kasi, nagustuhan ko yung ginagawa ko, kaya napagpatuloy ko to, na enjoy ko lang, na tuloy-tuloy lang talaga, as in. Walang hinto, di ba? Ano-ano nga, iba-iba nga yung nagagawa ko, iba-iba yung nabibenta ko, kasi sobra talaga ako na-enjoy. Sobra ako na-enjoy yung mga pinagagagawa ko dito, kasi di ba sa feedbacks pa lang ng ibang customers mo, sobrang tuwa ka na. Yung pagod ka sa school, pagod ka galing sa school, tapos uuwi ka, tapos may marireceive ka na message na dumating na yung order nila, tapos sobrang ganda, sobrang nasatisfy sila, ganun, tapos magpo-post pa sila sa social media na dito kayo umorder, dito kayo bumili, ganun. Sobrang sarap sa feeling nun talaga, as in. Kahit pagod ka, kahit sobrang nakakapagod yung pupunta sa supplier mo, pupunta ka sa LBC, magpapadala ng item, ganun, sobrang hirap, sobrang, pero sobrang saya din kasi natutustusan ko yung mga daily needs, daily wants ko, na kahit hindi ko naman kailangan, nabibili ko dahil dun sa work na natanggap ko, di ba? Ayun guys, let me know sa comment section kung gusto nyo pa ng more na gantong story time lang, chikahan lang about this, mga ganun, mga business, ganun. Kasi sobrang dami ko pang isi-share sa inyo, sobrang dami ko pang gustong sabihin, pero siguro ito muna, hindi naman ito siguro yung last episode ng gantong pakikipag-usap ko sa inyo. Siguro madadagdagan pa to, or siguro masusundan pa to. Ayun guys, sana may natutunan kayo, sana na-inspire kayo, ganun. Ang dami ko nang nakausap, ang dami ko nang naka-interact, ganun. Sobrang dami. Minsan nga may mga ano pa eh, di ba? Minsan hindi talaga ako nakikipag-meetups, minsan lang. Kapag may imi-meet up ako, lagi pa, madalas, hindi lagi, madalas. As in, wala talagang sablay. Kapag may imi-meet up ako, may ano na, may anak na, ganun. Tapos ako magugulat sila, ikaw yung kausap ko, ikaw yung nakakausap ko doon sa Viber. Parang matured ka na, ganun. Sobrang, hala, ang bata mo pa, ganun. Sobrang asarap sa feeling na, opo, ako po yun, ganun. Parang, wala lang, nakaka-overwhelm lang. Kasi syempre, ako na sobrang bata, ganun. Sobrang, hindi ko alam, sobrang ano lang talaga. Sobrang, hindi ko nga alam bakit tourism yung kinukuha ko ngayon eh. Dapat entrepreneur, ganun. Or marketing, mga ganun.
doon na lang. I hate math. I hate math talaga sobra. Sobrang hate ako sa math. Pero magaling ako sa math. Alam ng mga kaklase ko yan. Pero sobrang hate ko yung math. Kung ikaw na nanonood ngayon dahil kinlik mo tong video na to dahil gusto mo mag-start ng business at nakaabot ka sa part ng video na to, tips lang sa'yo kung gusto mo nga mag-start. Sa sobrang dami na nagbebenta ngayon online, halos lahat nagbebenta na online, mag-isip ka ng ibebenta mo online na alam mong sa'yo lang nila makikita. Sa'yo lang nila mabibili, sa'yo lang nila mahahanap, sa'yo lang nila makikita, ganun. Sa'yo lang talaga, as in, mag-isip ka ng ibebenta mo na unique, na alam mong mabenta, alam mo na maraming bibili. Kasi syempre, di ba, pag nagbenta ka ngayon ng mga customized t-shirts, customized hoodies, ang dami na nagbebenta niyan online. Ang hirap na makahanap ng buyers dyan. Sobrang hirap na talaga, as in. Lalo na sa panahon ngayon, ang dami ng sale, ang dami ng yung mga Shopee, di ba? Ang daming sale dyan, talaga, as in. Kaya yun, mag-isip ka ng mga, alam mong sa'yo lang talaga nila makikita. Kasi, syempre, di ba, kapag alam mong ikaw lang yung nagbebenta nun, wala kang kakumpetensya, wala kang kaaga, wala kang karibal, ganon. Kasi, di ba, syempre, yun, nag-iisa ka lang. Yun, sa'yo lang nila mahanap. Ayun lang. Ayun guys, sana sa video na to may natutunan kayo or na-inspire ko kayo. Kasi kahit ako sa sarili ko, na-inspire pa rin ako sa sarili ko na parang sobrang proud pa rin ako. Sobrang proud ako sa sarili ko na nagawa ko to, na nagagawa ko to hanggang ngayon. And yun, na-inspire pa rin ako sa sarili ko na ayun guys, thank you guys for watching. Sobrang haba na itong video na to. And kung nakaabot kayo sa part ng video na to, thank you so much. Sobra ko kayo na-appreciate. And ayun, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And kung nagustuhan mo itong video na to, i-like nyo na din. Tapos comment kayo sa baba ng anything na gusto nyong sabihin or itanong sa akin. Open naman ako sa mga questions nyo. And ayun guys, thank you guys. See you on my next video. Bye-bye.